Okay mga ka-techno, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-bypass itong electric fan na to. Itong electric fan na to ay walang power. So, papaganahin ko siya. Papaganahin natin siya using bypass. So, tara, samahan nyo. Pakita ko sa inyo ito na walang power. So, titestingin natin siya. So, ito muna. Titestingin ko. Papakita ko sa inyo may power siya. Ayan. Ayan na. Kita nyo. Ayan. Power yan. Ayan mga idol. No? Sasak natin ito. So, ayan. Pindutin natin. Ayan. So, nakikita nyo. Hindi na gana. Okay mga idol, no? Ang una nating i-test, syempre, ang kanyang power cord. Alamin natin kung baka may putol sa power cord kaya hindi siya gumagana. So ito, pakita ko sa inyo. So ang tamang pag-check nito ay i-short nyo to at ilalagay natin sa continuity. So tingnan nyo rito ha. So papalo yan, pag buo yan. Ayun, kita nyo? Buo, yung kabilang linya. So yung kabilang linya, ayun, pumalo din siya. Tanya, yung kabilang din. Pwede rin siyang isa-isa. So ito yung kabila. Hanapin niyo rito yung kabila. So ayan, pumalo din siya. So bisabi o yung kabilang linya niya. So try natin sa kabilang linya. So kabilang linya, ito. Ayan. So okay yung power cord niya. So check naman natin yung kanyang. So paano ba natin siya i-test mga ka-techno? So ito yung kanyang high, mid, and low. Ito yung common tinatawag. So ang gagawin natin, i-test natin to kahit ano, kahit alin dito at dito sa kanyang kapasitor. Ayan, dito sa kanyang kapasitor. Kabilaan yan, i-test natin para malaman natin na buo yung kanyang motor. No? So, use continuity pa rin. So ayan mga idol, nakita nyo, nilagay ko siya dito sa may ilo. Kabilang dulo ng ating tester, ano, cable. So yung kabilang dulo naman, tatap natin dito sa taas. Ayan, dito. So, titest natin dito kung papalo siya. Pag pumalo yan, ayun. So, buong kanyang linya. So, test naman natin yung kabila. Ayun. So, ganun lang, no? So, pag try naman natin sa ibang ano, ito. Try natin dito sa pangalawa, sa kanyang mid. Ayan, lagyan natin sa mid. Punta naman tayo sa ulit sa kanyang kapasitor. So, ganito lang. Ito, yeah. So, pumalo, di ba? So, kabila. Yun, pumalo. Sabihin, good siya. Punta naman ulit tayo sa kanyang high. Ayan. So, ayan, ilagay natin doon sa high. Balik tayo sa kapasitor. So, ayan. Nakikita nyo dito, papalo yan. Ayan, so, good siya. Ayan, pumalo ulit siya, diba? So, ibig sabihin, buo yung ating motor. Idol, no? So, sa pag-bypass nga pala, dito tayo kukuha sa kanyang common. So, itong common na to, brown yung galing sa power cord. Punta rito. Ito yung puti. So, ito yung common niya. Kasi itong tatlo na to ay ang kanyang high, mid, and low. So, yun yung pampalakas. So, dito tayo pupunta. Puti. Ahanapin natin dun sa may motor. Ito. So, ito siya. Nandito siya. So, kukunin natin yung puti dito. Bali, itatap natin dito sa kanyang kapasitor. So, ang tendency niya mga katik. Pag tinap mo siya dito or dito, papower siya. Gagana siya. Kaya lang, syempre, mas maganda natin lagyan natin ng ano, ng safety. So, paano ba natin siya lalagyan ng safety? No? Bali, ang gagawin natin mga idol, mga loads, mga katek, maglalagay tayo nito. Fuse. No? So, ito kasi, ang nakalagay dito ay thermal fuse. So, since wala tayong thermal fuse, pwede tayong gumamit ng ganito. Ordinary fuse. So, bali, meron akong lagayan dito. Ito. Ito yung fuse niya. So, lalagay lang natin dito. Roscas siya. Ayan. Ayan. Roscas yan. So, ito yung plug. Ayan. So, ito yung kabilang dulo. Ito yung kabilang dulo niya. So, tatap, ilalak mo lang siya ng ganun. Using flat screw. Flat screw yan eh. So, bali, itong dulo na to,
itong dulo na to. Dahil nandito yung common niya, yung puti, na nakadirekta doon sa pasted na thermal fuse. So kukuhanin natin siya dito sa kanyang common. Ayan, dito. So puputulin natin to. Tatap natin yung kabilang dulo na papanik dito. At itong kabilang dulo, ilalagay natin dito. So pwede na siyang maitago dito. No? Ganyan siya. Meron pa rin siyang safety. Mangyayari kasi yung mga may scenario kasi na pag hindi natin siya nilagay ng safety fuse, possible na makasunog. So yun yung kadalasang reason kung bakit nagkakaroon ng sunog sa bahay, dahil nawala na yung safety. Kaya siya may thermal fuse. Yun yung unang puputok bago masunog tong motor niya, windings niya. So bago kumalat yung kuryente niya or makasunog siya, yun yung unang papatayin niya, yung fuse. So kaya tayo maglalagay nitong fuse dito. Since wala tayong thermal fuse. Pwede rin naman kayong bumili ng thermal fuse. Pwede rin naman kayong bumili ng thermal fuse. So ako ngayon, para may mapagana to, maglalagay tayo dito, nitong fuse na to. Yung iba ginagawa, direkta, walang fuse. Tinatap na kagad dito, yung common niya, tinatap niya na rito, or alin man dito sa dalawa. So ang ano pala nito, magiging problema mo lang dito. Once na tinap mo na yung common niya, itatap mo dito sa isa, ahanapin mo dito yung tamang ikot ng motor. Kasi pag itong kunyari, alimbawa, yung common tinap mo dito, ang magiging ikot niya ay pakaliwa. So mali yun, ang buga nun papunta rito sa likod. So pag tinap mo naman yung common dito sa kanan niya, kanan yung ikot. So tama yun. So mamaya makikita nyo kung paano ko gagawin, no? So tara, tama nyo ako. Okay, so kakatin natin tong common dito. Kukunin natin tong isang linya. At itong kabila. So dito natin ito lalagay. Pwede yung hinangan to, ah. Pwede yung electrical tape. Depende sa inyo kung ano yung mas strip nyo na gawin. Alam yung safety lang. Bali ito, papakita ko sa inyo. Bali dito, no? Papakita ko sa inyo na buo itong fuse na yun. So ibig sabihin, buo yung ating fuse. Okay, so ngayon, natipan na natin siya. So dito naman tayo sa taas. Bali ang gagawin natin, bubuksan natin ito. Kukunin natin yung puti. Kunin natin yung common niya. So, ito yung common niya. Laguin dyan. Puputulin natin yan. Puputul na. Metatay pa natin yan. Hindi pwedeng hindi. So, ito. Tapos ito. Okay mga katek, no? So isasaksak natin to at hahanapin natin sa dalawa na yan kung saan yung kanan yung tamang ikot nya. So makikita nyo rito sa nilagyan ko siya ng tape. So para ma-demonstrate sa inyo ng tama kung masa nyo maigi yung ikot ng tape, ha? So isasaksak natin. So ayan. So ayan ang mga dots, ha? Sasaksak natin to. So tingnan yung kabilang dulo, nakabukas na yan. So ito yung kabilang dulo nya. Itatap yan dito. Ayan. So, pagano ng ikot niya. So, ang hangin yan, paganto. So, ito. Ayan. So, pagano. So, ang tamang ikot is pagano. Para pabuga. Ayan. So, ito yung dito tayo magtatap. Ayan. So, kasi, kung dito tayo magtatap, ayan, balik ka ng ikot niyan. Pabuga rito, sa likod. So, yun lang. So, dito tayo magtatap. Ito yung tamang line niya. So, ayan, oh. Na-tape na natin siya. So, papakita ko sa inyo yung tamang ikot niya. Yung tama ba yung ikot niya? So, ang dapat na ikot niya is pag-anon. Pag-anon, para yung bugan niya paharap. Kasi pagpabalik na dyan, sa likod ng punta ng hangin niya. So, ito. Sasaksak natin. Ayan. So, ito. Number 1. Ayan. Number 2. Number 3.
Pagmasdan nyo. So, pag ganun. Ano? So, okay na. Okay. Ayan guys, mga idol, patesting natin ah. So ayan yung duro tipin yan. Ito yung 2. Ito yung 3.